is dead and resurrection. And the risen Savior, God reconciles the whole world to himself. He shares his vision of the apostles to our confident faith, lively hope, and life-giving love. We witness the people around us that Jesus is truly alive and is present in our day-to-day life. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. We almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God. A reading from the Acts of the Apostles. Peter said to the people, "The God of Abraham, the God of Isaac,
and the God of Jacob. The God of our fathers has glorified his servant Jesus, whom you handed over at the night in Pilate's presence, when he had decided to release him. You denied the Holy and Righteous One, and asked that the murderer be released to you. The author of life you put to death, but God raised him from the dead. Of this we are witnesses. Now I know, brothers, that you acted out of ignorance, just as your leaders did. But God has thus brought to fulfillment what he had announced beforehand through the mouth of prophets that his Christ would suffer. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away. The word of the Lord. Lord, let the faith shine on us. When I call, answer me, O my just God. You who relieve me when I am in distress, have pity on me and hear my prayer. Lord, let your faith shine on us. Know that the Lord does wonders for his faithful one. The Lord will hear me when I call upon him. Lord, let your face shine on us. O Lord, let the light of your countenance shine upon us. You put gladness into my heart. Lord, let your face shine on us. As soon as I lie down, I fall peacefully asleep. For you alone, O Lord, bring security. A reading from the first letter of St. John. My children, I am writing this to you so that you may not commit sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the Righteous One. He is expiation for our sins, and not for our sins only, but for those of the whole world. The way to be sure that we know him is to keep his commandments. Those who say, I know him, but do not keep his commandments, are liars, and the truth is not in them. But whoever keeps his word, the love of God is truly perfected in him. The word. Hallelujah.
The two disciples encountered one of the plagues of the way, and how Jesus was made known to them in the breaking of bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified, and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, "Why are you troubled, and why do you questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet. That it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me, the law of Moses in the prophets and Psalms, must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures, and he said to them, "Thus it is written that the Christ will suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." The Gospel of the Lord. Hindi naman yung pinagpapakulang Diyos na ang
paniniwala na bahagi ng ating pagiging tao, tayo ay magugulat at matatago. May mga magugulat sa atin at may matatago sa atin. Yan ang diyan ng buhay at nakahang sa bibig nito. At katulad din po ng mga tao, kapag ang pinag-usap ng mga niyang Kristo muling na buhay, sila ka nagulat at natago at alam mo natin na kapag naranasan natin ang dalawang damdamin nito, ano yung nangyari sa atin? Tayo ay nagugulat at nagitigil. Yung ginagawa natin ay medyo na ang tao. Bakit? Natahan tayo. Nagulat tayo. At maaaring maging kailan. Upang huwag na tayo magpatuloy. Upang masirapan na tayo ng loob. Para na tayo maghina. Baka tumating ang pagkakataon na maaaring tayo ng ating mga tao at magpatuloy. Pero ano po yung hap na binibigay sa atin ng Diyos? God continually assures us na tayo ay kanyang pagpapalain sa gitna ng maraming takot at pagamba na hinaharap natin sa bibig na ito. Kinakailangan natin ang patuloy na makita ang Kristo muling na buwan. Hindi po sa pag na sabihin natin na natatakuan po ang Kristo muling na buwan. Maraming sa gitna ng mga pananalo at pagbubulat sa amin sa hindi na ito. Kaya nga naman sabi niya sa kanyang mga lugar, ako ito, huwag kayong pananalo, ako hindi ito. Alam niyo, minsan sa gitna ng mga kumisa po natin po na tayo ay tayo mismo ang gumagawa ng ating katatakot. Pero yung amo na ipinibigay sa amin na po hindi pala ito. Tignan ninyo ang ating mga kamay at mga paa. Ang mundo ay walang laman at tubo. Ako ay may laman. Huwag kayong mag-alinlangan. Huwag ngayong hayaan kayo ay matalo ng pangamba at pag-aalinlangan. Hindi lang po yun. No? Kumakita ko na ito. Mayroon pang pangalawang ginawa ko sa Jesus. Nagpakuha ko siya na kapirasong inihaw na isla. Well, nagpakuha ko siya na makakain. Sa kanya, ng kanyang mga lalaki ay kapirasong hinaw ng isda. Para ano? Para maliwanag ko sa kanya ng mga apostolis na hindi na kayo nananatiling. Hindi na kayo nananatiling ng isip. Hindi na kayo nananatak. Hindi ilusyon ito. Natural ito. Kasi nakita nila na kumakain sa Jesus sa pagkain na tayo mismo. Sa mga lalaki, kaya daw ito ang apostolis. Hindi sila mong sila tinatay ang kanyang pagbibig. Talaga sa Jesus ang nasa gitna nila. Kaya ito po yung unang punto sa nawawag namin kalimutan. Marami pong pananako, pagpagulat at pwede po namin harapin at maraming tao ang pananakot sa atin, ang pagbubulat sa atin, pero no, kinakailangan natin matatuan ang Kristo muling na buhay na siyang magbibigay sa atin ng katapatan na magpatuloy sa ating gawain bilang kanyang mga alaga. Pangalawa, bahagi mo na po sa ating inayon ng mga pinabal sa Ebanghelyo namin ngayon sa ayat kay San Lucas. Ano sabi ng
He opened their minds to understand the scriptures. He opened their minds to understand the scriptures. Pinuksan na Jesus ang kanilang mga isip upang maunawaan nila ang banal na kasulatan. Pakiulit na po, pinuksan na Jesus ang kanilang isip upang maunawaan nila ang banal na kasulatan. Ano ang ibig sabihin ng hindi? Ito na yung banal na kasulatan na maunawaan natin. Hindi. Ang ibig sabihin ng hindi, si Jesus ang magtutupan sa atin upang maunawaan natin ang banal na kasulatan. Yung banal na sa pamamagitan naman kay Jesus Cristo natin maunawaan ang banal na kasulatan. Classical example ang pwede natin na ibigay mo sa pagkakataon na ito. Alibaba po, yung pagkain ng buhok. Nasa banal na ng kasulatan ang pagkain ng buhok, nasa banal na ng kasulatan yung hindi pagkain sa buhok. Nasa banal na sa banal na kasulatan. Napapagpapalaw sa dugo ng dugo ay maliwanag po yung sa aklat na dibili mo na hawa kumain ng dugo. Asa din ka naman, hindi ka sa wala ka sa mga tanda niya, hindi kumain ng dugo. Maliwanag po na nakalagay sa sulat sa ibabo sa mga tagapuri ko na ano sa akin ng doon na nung si Jesus ay narapong at nakakunan sa kasama ng kanyang mahalagal, inuha ni Jesus ang tinapay at sinabi sa kanya, kanin ko ito. Ito ang aking katawan na nagpumahalas sa inyo. Inuha niya ang alak, ibinigay sa kanyang mahalagal at sinabi, tanggapin ninyo ito at ang sino man na ito ang aking dugo at dugo ng bawat ko ang pagkipan. Ang dugo na magbuhos sa kasalanan nasa banal na kasulatan. Pero hindi pa rin wala natin yung in-reference with Christ. At ano yun? Ay, sinabi niya Jesus ito. Inumili nyo ito. Ito ang aking dugo. Ay pinapainom sa akin ni Jesus yung kanyang dugo. Na siya naman pinanggap namin sa pagliliwag ng baral na pupunin. So, ibig sabihin, ito pinuniwala ang pagkakuhay dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At yung kung makakabigyan natin ng higit ng pagbibigay, nakakita natin always in reference to Christ. Through Christ. Kaya po yung sa ating bahagyo, may mga pagkakataon, lumabas po alimbawa, ay may magbubulong na ginawa ko sa mga apat na po na mabasa ng prayer ng First Day San Sina doon sa Pama. At may bahagi ng sa Pama, may po mga pagbiyan na ayaw na mahaba sa ito. Ipagpawani ng Pulino na umahaba ka ng sa ito. Hindi naman po ayaw ko na tuwari. Ayaw na pero kaya po kumisa nung maaapa yung sa natin, bakit po? Kasi we would like na kung saan may palupangan natin ang mensahe ng sermon always and reference with Christ. At kumisa po, it takes time para magkaroon ng connection yung ipinapahayag ng banal na kasulatan sa hapon sa turo ng ating Panginoon Jesus Cristo. Sa pagkukul naman namin panawagan ng buhay kapag kasi katulad ng panawagan ng pagkain ng buhay. Parehan sa banal na kasulatan. Pero alin ang kukunin natin kaya? Ay hindi. Yung mayroong pangyaya ay ibigay sa atin ang ating Panginoon Jesus Cristo. Pangatlo, bahagi ng pagkiro
Ibalik po yun sa tinatawag natin expectators, audience. Pag sinabi natin witnesses, diba? Medyo may mas maraming na amo na hindi nagkakaroon sa akin. Ano ba ako? Tama, mali ko. Nakikita natin ang nangyayari sa aming bina at sa ating kapaligiran. Halimbawa naman po, may isang bebe na nangyayari. Narito tayo lahat. O makita ko natin kung halimbawa po, dumating yung mga polis, sasabihin sa atin, o sinong nakakita sa pangyayari. Kung tayo ay hindi
Thank you.
favor.